po tayo magsisimula. Magandang umaga, Pilipinas. May kasabihan nga, kung ayaw mong mabato, huwag kang mambato. Masakit, di ba? Kaya nakakasawa na yung mga tao nang babato kay Francis Leo Marcos. Maging parehas kayo. Kunin nyo naman ang panig ni Francis Leo Marcos. O kaya yung abogado niya. Wala akong pakialam. Hindi ako supporter ni Francis Leo Marcos. Pero lalo na yung mga journalist niya, papangalanan ko na Erwin Tulpo, Deo Macalma, Percy Lapid, mga idiot kayo. Hindi kayo parehas. Mga bias kayo. Sige lang kayo putak ng putak. Pangalan ni Francis Leo Marcos, hindi nyo ba alam na nakikinabang din kayo? Bakit? Di ba? Nakikinabang kayo kay Francis Leo Marcos? Bakit hindi? Trending ang pangalan niya. Tumataas ang rating ninyo. Mga inutil kayo. Puro kayo inutil dahil bato kayo ng bato. Halos ilibing nyo na yung tao. Pero hindi naman nyo kinukuha yung panig ng kanyang abogado. Anong klase mga journalist kayo? Maging parehas kayo, hindi kayo bato ng bato. Salita na salita, putak ng putak. Eh, alamin nyo muna kung ano yung panig at kung ano yung ano ng abogado ni Francis Leo Marcos, hindi yung puro kayo putak. One-sided kayo eh. Lalo ka na Erwin Tulpo, Deo Macalma, Percy Lapid, mga inutil kayo, mga wala kayong kwentang journalist. Mabuti pinupuri ko yung journalist na si Henry Uri at saka yung mga vloggers na hindi isang sided lamang. Puro kayo may batas kung ano man ang kasalanan ni Francis Leo Marcos. Pabayaan nyo yung batas ang umusik sa kanya. Kaysa bato kayo ng bato, nakikinabang din naman kayo dahil tumataas ang rating ninyo. Di ba? Bakit hindi tataas ang rating nyo? Trending ang pangalan Francis Leo Marcos. Siyempre, pag pinag-uusapan yung Francis Leo Marcos, trending kayo dahil journalist kayo, di ba? Pero, kunin nyo rin yung side ng tao, ng kanyang abogado. Bago kayo dakdak ng dakdak, mga inutil. Pero nyo, buong mundo nakikinig sa inyo. Kala nyo, hindi kayo naiintindihan. Kaya sabi nyo, tumataas rating nyo dahil sa pangalan ni Francis Leo Marcos. Yun lang yun. Kaya kung ayaw nyo mabato, huwag kayong mambato, maging parehas kayo. Di ba? Anak ng kamote. Parehas ang laban. Hindi yung bato kayo ng bato sa mga ano, halos ilibing nyo na lang yung tao. Bakit? Kahit isang butil na bigas lang ay binigay ng tao, at least nakapagbigay siya sa gitna ng pandemya. Ikaw, Erwin Tulpo, kahit nagbigay ka, wala akong pakialam, pero huwag mong batuhin yung hindi naman dapat batuhin. Ginagamit mo ang pangalan ni Francis Leo Marcos para tumaas ang rating nyo. Yun lang yun. Pati ya, si Deo Macalma, si Percy Lapid, mga inutil kayo. Di ba? Aminin nyo yan. Kasi puro lang ginagamit yung pangalan ni Francis Leo Marcos para maging sikat din kayo. Kung ano man ang kaso ni Francis Leo Marcos, there is always a law. Let the NBI do their job and the prosecutor office do their job. At meron din batas. Kapag hindi nakumpirma ng husgado at hindi na-validate yung warrant of arrest, which is called a bench warrant sa human trafficking, that is only allegation. Hindi pa yon para kay Francis Leo Marcos. Alamin nyo muna, imbestigahan muna bago kayo dumaldal ng dumaldal, mga punyemas. Nakakainit kayo ng ano eh. Nakakainit kayo ng ulo.
wala akong pakialam sa inyo. Wala rin akong pakialam kay Francis Leo Marcos. Nakakasawa eh, puro kay bato ng bato. Kaya kung akong batuhin nyo, okay lang ako. Batuhin nyo ako, babatuhin ko rin kayo. Mga inutil kayo, yun lang masasabi ko. Maging parehas kayo. Kung lalaban kayo parehas, hindi yung patagilid. Well, kumikita kayo ng pera sa pangalan ni Francis Marcos dahil ginagamit yung pangalan niya, nagtetrending ang inyong radio station, nagtetrending ang inyong programa. Maging parehas kayo. Basta masasabi ko, inutil ka, pero si Lapid, Erwin Tulpo, Deo Macalma, pero sinasaladuhan ko ang mga journalismong parehas. Hindi katulad ninyo mga one-sided. Kasi mga bayag nyo urong. Di ba? Mga bara, mga bayag nyo urong. Ako, barako ako. Ginahamon ko kayo. Naknang kamote. Puro kay dakdak ng dakdak. Alamin nyo muna yung panig ng abogado ni Francis Leo Marcos bago nyo siya ilibing ng buhay. Alamin nyo muna kung talagang totoo kayong mga journalismo, maging professional kayo. Hindi yung puro kayo one-sided. Bakit? Gusto nyo lang pag-usapan para tumaas ang rating nyo. Yun lang yun. Ang masasabi ko sa inyo, mga inutil kayo. Nakikinabang din kayo sa pangalan ng Francis Leo Marcos. Dahil lagi niyong pinag-uusapan araw-araw, nakakasawa. Oh, natulungan niyo ba yung tao? Alam ko hindi kayo tutulong dahil ang sama ng tingin niyo sa tao. Tatawagin niyo nga kabayo. Eh, sino ba kayo? Sino ba kayo? Kayo mga mukhang palaka din. Ha, di ba? Mga plakado din yung mga pagmumukha ninyo eh. Di ba? Aminin nyo, pare-pare tayong may lawit, may bayag, may itlog. Di ba? Sige, puntahan nyo ako rito. Batuhin nyo ako. Lalaki sa lalaki din. Naknang kamote. Puro kayo daldal eh. Kung dadaldal kayo, parehas. Kunin nyo yung side nung tao. May abogado yun eh. Hindi yung kukunin nyo lang yung side ni Victor Lorenzo. Abogado din niya si Victor Lorenzo sa NBI. Pero sa paring madaldal. Gawin mo yung trabaho mo, prosecutor office, to do their job. If there is no confirmation of the warrant of arrest, if there is no validation of the judge, that is not valid. You cannot just hold the person in detain for 72 hours. I-validate nyo muna. I-confirma nyo. Kompletuhin nyo yung fact-findings evidence of your investigation. That is only all the allegations. Mga inutil kayo, yun lang ang sasabihin ko sa inyo, naturing ang mga pinag-aralan kayo, journalismo. Anong klaseng mga journalist kayo? One-sided. Puta kayo ng putak, halos ibaon nyo ng buhay si Francis Leo Marcos. Pero hindi mo alam, nakikinabang ka sa pangalan niya. Bakit? Eh, siyempre trending ang pangalan niya, yung mga followers nyo. Nakikinig sa inyo. Kayo mga Judas. Dahil wala naman kayong alam ko nung panig nung kanyang abogado. Tanongin nyo, interviewin nyo yung abogado ni Francis Leo Marcos. Oh, hindi yung puro si Victor Lorenzo ng NBI. Cybercrime is chief of the cybercrime unit lang yan. Hindi criminal unit. So, sabi ko nga sa inyo, mga leche kayo, alamin nyo muna yung panig ng abogado ni Francis Leo Marcos. Kahit paanong kaso ni Francis Leo Marcos, lahat ang kaso, merong kategory yan. Kung bench warrants of arrest yan, walang expiration, you need to validate that and confirm to the judge who issued the warrant of arrest. And if that is bailable, let the person bail it and let him pray. Mga inutil kayo, mga napag-aral lang abogado, anak ng kamote, mga journalismo. Ako, nag-media din ako, journalist din ako. Pwede kong gamitin all over the world, pero sa inyo hanggang Pilipinas lang. Huwag kayong putak ng putak na isang side lang eh. Panging parehas kayo, mga inutil kayong journalismo. Kaya lalong gumugulo ang Pilipinas dahil sa inyong mga dalang balita na araw-araw nakakasawa eh.
is magbalita naman kayo ng maganda, hindi puro yung sa isang tao lamang. Anong klase mga tao, anong klase mga journalismo kayo? Meron mo sa loob ng isang oras pakikinggan mo eh yung nakakasawa. Kaya instead na kayo isaluduhan ko na magagaling na journalist, pero hindi, puro is one-sided kayo, mga inutil. O sige, akong hamungin ninyo, akong batuhin nyo, babatuhin ko rin kayo. Batuhan lang tayo. Pero hindi ko pinagtatanggol si Francis Leo Marcos, hindi ko kilalang tao yan. Nakasama ko yan sa isang sugalan, pero wala akong pakialam sa tao yan, hindi ko siya kilala. Kung ano man ang ginawa niya, bahala siya managot sa batas kung meron. Pero huwag niyong ibaon ng buhay, maging parehas kayo. At sinasabi ko nga rin sa inyo, without the confirmation and validation of the judge who issued the warrants of that bench warrants of arrest, you cannot hold the person in detained within 72 hours by 72 hours ruling. Lahat ng abogado alam yan. Lalo na mga NBI. O sige, mga... kung magagaling kayo, tikunin nyo ako rito. Sige, paimbestigan nyo ako. Inutil kayo eh. Mga wala kayong... ang tinasabi ko sa iyo, puro kayo daldal, mga wala kayong bayag. Ako, may bayag ako kahit papano. Dahil ito, sinasabi ko totoo. Maging parehas kayo. Hindi kayo dakdak ng dakdak. Oh, maraming kaso si Francis Leo Marcos. Bakit nakita nyo ba si Francis Leo Marcos na wanted list, public enemy number one, nakamumuhian ninyo. Kahit isang butil na bigas ang pinamigay niyan, at least nagbigay. Kahit siyang galing niyang pinagnakawan niya yung perang ginastos niya, wala akong pakialam, pero at least marami siyang pinasayang tao, ng mga may hirap, ng mga nangangailangan, at least napaligaya niya sa sandaling oras dito sa gitna ng pandemya. Hindi katulad ninyo, puro kayong putak ng putak, mga punya, mas kayo inutil kayo. Ako, harapin ninyo. Sige, mag-utos kayo dyan sa Vic Lorenzo, the NBI ninyo, papuntahin nyo rito sa Amerika. I'm ready for it. Alamin nyo muna yung batas. I always repeat this again. If the bench warrants of arrest is not validated and is not confirmed by the judge who issued the warrant, you cannot just detain the person with 72-hour ruling. That's very clear by the constitution of law. That is the due process of law. The prosecutor office to gather all the information of the evidence. Mga punyemas kayo, lalo na kayo mga bias na journalismo. Mga inutil kayo, wala na kayong dinulot sa bansang Pilipinas kundi mga masasamang balita, mga sip-sip buto kayo, mga inutil. Ilang masasabi ko sa inyo, mga inutil kayo. Hindi ko kayo minumura, pero mga inutil kayo. Ako harapin ninyo, puro kayo bato ng bato, babatuhin ko kayo. Sige, batuhan tayo. Utang ay yayabang ninyo eh. Oh, magyabangan tayo dito sa ganito sa salitaan. Freedom of speech. I have rights to speak what I know and I have privilege to speak what is the expression of my knowledge to know about what is law. My goodness. Nakakainit kayo ng titi eh, anak ng teteng oh. Mga madadaldal kayo sa journalismo, dapat kayo magdala kayo ng balitang magaganda. Hindi tatawagan yung kabayo si Francis Leo Marcos. Eh kayo pala, mga mukha din kayong palaka. Mabuti pa yung aso ko, napapakinabangan ko yung anak ng kamote oh. Nakakasuka naman kayo. Huwag niyong batuhin yung tao, eh, nililibing niyo ng buhay eh. Hindi ko pinagtatanggol si Francis Leo Marcos, pero kayo, mga punyemas kayo, anak ng teteng kayo, barako sa barako, puntahan nyo ako rito. Sige, mamasahe kayo, bibigyan ko pa kayo ng pamasahe. Anak ng kamote eh. Puro kayo angas. Mga maaangas kayo, dahil sabihin nyo, journalismo kayo. Anak ng kamote. Pare-pareho lang tayo kumakain. Pare-pareho lang tayo may tagiliran. Pwede rin ako maglagay ng gripo sa tagiliran. Oh no. Sige lang. Puntahin niyo ako rito, ako ang hamungin niyo, ako ang batuhin niyo, anak ng mga kamote, kaya magsitigil kayo. Lalo yung mga baser. Wala na kayong
nangyayari sa pandemya. Ganun pa ang mga ugaling ninyo. Anong klase dapat magkaisa kayo? Kung anong kasalanan ni Pedro, pabayanin nyo. Huwag yung pakialaman. Pero ako nakikiala sa mga journalismong bias, sa mga tao nanguhusga, hindi naman nila alam kung ano nangyayari talaga. Mga inutil. Yun lang. Hindi ko kayo mumurahin, pero punyewas, anak ng teteng, mga inutil kayo. O ano? Sige, batuhin nyo ako. Lalaki sa lalaki, anak ng kamote. Bakit? Hindi pa ako natakot mula ng pinanganak ako kahit saan ako umabot. Anak ng kamote. Naturingan pa naman kayong mga may pinag-aralan kuno. Journalismo. Anak, nagdadala kayo ng balita sa empapawid. All over the world, digital. Tapos kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo, binabaon nyo ng buhay yung tao na walang kaalam-alam. Bakit din nyo kausapin nyo kung sino yung limang abogado ni Francis Leo Marcos? Para maging parehas naman. Hindi yung puro balitas, puro masama eh. Ano, wala na ako narinig, masama eh. Ibalita mo kaya yung tweet mo? Ibalita mo kaya yung ano mo? Nang kamote, lalo na Percy Lapid. Percy Lapid, oy. Huwag kang magtawag na kabayo dahil ikaw mas maganda pang lalaki yung aso ko kaysa iyo. Nak ng kamote, oh. Mga bago ka sumatsat, Percy Lapid, lalo ka na. Ako, puntahan mo ako rito. Hihintayin kita. Nak ng kamote, oh. Mga inutil. Naturingan pa naman kayong journalismo. Wala kayong ethic. Puro masama ang binabalita ninyo. Maganda ba yung binabalita ninyo? Marami nakakarinig. Siyempre, mga batang mga high school, alam din nila, naririnig nila. Tatanim sa utak nila, masama pala yung taong nyo. Pero hindi mo naman alam. Oh. Anak ng kamote, oh. Mga mamaya, puro kayo negative, eh. Ilagay nyo sa ayos ang inyong pagbabalita. Hindi yung puro kayo one-sided. Bias yung tawag doon. Hindi nyo alam. Nag-aral pa naman kayo ng journalismo. Di ba? Barako sa barako. Oh, ito. Oh, kama, oh. Anak ng kamote, anak ng teteng, oh. Mga punyemas kayo, mga inutil kayo. Yung masasabi ko, huwag kayong masyadong magbato ng bato na kung ano-ano sa tao dahil, puta, isang tao lang yan, eh. Oh, alamin ninyo kung sino nasa likuran ni Francis Leo Marcos bago kayo dumaldal. Hindi yung bato kayo ng bato sa kanya dahil alamin nyo din yung abogado niya. Bakit din nyo nai-interview yung abogado? Diba? Tayo na, mga ano kayo eh, mga bias. Ilagay nyo sa pagiging ano nyo, yung totoong mga journalismo kayo, hindi kayo, ano, wala akong pakialam. Kung lalaki kayo, lalaki din ako. Di ba? Kaya mga inutil kayo, mga masasabi ko, inutil, mga bias kayo. Wala kayong bayag. Mga inutil kayo. Puro kayo bato ng bato. Kaya kayo, ako mambabato sa inyo. Mga inutil. Naturingan kayo mga journalismo. Journalismo, parehas dapat. Hindi kayo yung salita na salita tungkol sa masama. Kay Francis Leo Marcos, hindi na dapat malalaman nyo ng buong mundo. Eh kaso kayo mga chismoso, kinakalat nyo, pabayaan nyo ang batas. Ang batas sa magtrabaho ng kanilang trabaho, kaya binabayaran sila, di ba? Binabayaran sila eh. Bayaan nyo sila magtrabaho. Hindi naman kayo husgado para husgahan yung tao. Hindi rin naman kayo mga abogado para alamin kung anong kaso. Manahimik kayo. Ibalita nyo kung ano nangyayari sa gitna ng pandemya. Kung lahat ng tao ay nasa ayos. Kung maayos ba yung mga mahihirap, kung may kinakain ba. At kung wala, ay tulungan ninyo kung meron kayo maitutulong. Kung wala, tumahimik kayo. Sarado nyo yung bunganga nyo. Hindi kayo, kasi ang ugali ninyo, lalo na yung mga mayayaman, wala kayong alam kundi magpayaman lang. Hindi naman talaga kayo marunong tumulong eh. Di ba? Kung kayo marunong tumulong, uulad sana ang Pilipinas, hindi lulubog sa utang. O, di ba? O, puro utang?
anak ng kamote naman kayo. Kasi dyan, puro padrino, 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 palakas ang system. Baguhin nyo yan. Kasi mga ungas kayo, lalo na yung mga journalismong bias. Mga ungas. Ito, hinahamon ko kayo dito. Hinahamon ko kayo ng salitaan, batuhan. Oh, kung gusto nyo naman pumunta rito, kasuhan nyo ako. Na libel, kung ano libel na ikakaso nyo sa akin. Basta ako, sinasabi ko, mga ungas kayo. Yan, libel yan. Kasuhan nyo ako kung gusto ninyo. Alamin nyo kung ano yung batas ng libel. Sinabi ko, it's my freedom, it's my privilege. Like, sino yung kapatid mo? Oh, it's my privilege. It's my privilege to speak sumunga ng bayan. Nak ng kamote, nak ng teteng, oh. Nang, bago kayo kumuda ng kumuda, putak ng putak, alamin nyo muna, ang isang totoong nagbabalita ay yung parehas dapat. Hindi yung ano, tsaka kung ano nasasabihin nyo, kung isang butil nga lang ng bigas ang naibigay niya, wala kayong pakialam, at least nakatulong. Yun lang masasabi ko, mga inutil kayo. O sige, mga inutil, magandang araw sa inyong lahat. Ako si David Ilagan, hindi ako nagtatago sa aking maskara, sa aking pangalan. Kung kayo may galit sa akin, wala akong pakialam. Tao lang tayo. Nabubuhay, namamatay. Wala akong pakialam sa inyo. Pero sinasabihan ko sa inyo, mga punyemas kayo, nakikialam kayo sa buhay ng may buhay. Pero kung batuhin nyo, babatuhin ko rin kayo. Mga punyemas, inutil, mga ungas. Alright? Alright. Hindi ko, batuhan tayo. O, magandang umaga sa mga mababait na tao. Sana ipagpalain kayo ng puong may kapal. At sana yung mga Judas diyan, sana kayo baksakan na isang blocking yellow at kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan. Maraming salamat. Alright? Okay, bye.